You won't give up on me.
Your power is made perfect when
after we start the month, we are reminded sa ginawa ng Panginoon. Yung kanyang pag-ibig ipinakita sa atin nung tayo ay makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Kaya, let us remember kung anong ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Let us remember all His pain and sufferings, the Calvary of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, and before we partake the bread and the cup, we would like to encourage everyone to examine your life, examine yourselves, and ask the Lord for His forgiveness. Let us join in the word of prayer by asking God's forgiveness. As we close our eyes and bow our heads, Father, we thank You. This is the time that we are reminded of all the things that You have done for us. But Lord, before we partake the bread and the cup, we are asking You to forgive us. Cleanse us from all unrighteousness. Cleanse us with the blood of Jesus. Cleanse our mind, our hearts, and even our mouth, Lord. Sa mga kasalanan na gawa namin, Panginoon, patawarin Niyo po kami. At Panginoon, muli, binubuksan namin ang aming mga puso at pinapapasok sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad sa atin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The body of our Lord Jesus Christ, He was crushed, He was pierced, He was bruised. Lahat ng hirap, bugbo, para mabayaran. We will go back in our worship team. Thank You, Father. This is our best.
pangalanan ng Panginoon.
puso, maaaring inisip natin mga taong mahal natin tulad ng asawa natin, boyfriend, girlfriend, anak, magulang. Pero alalahanin natin kung sino talaga yung nagmahal sa atin, ang totoong totoo. Yung pagmamahal na walang kondisyon, yung pagmamahal sa kinakaroonihan natin, pinatawad tayo, tapos pinahalagahan pa niya tayo. Alam natin ito, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe will not perish but have eternal life." Kaya grabe si Lord, iiwan niya yung 99 para sa isang nawawalang tupa. At kung tayo yun, nagbalik tayo, natagwa tayo ng Panginoon, lalagay niya tayo sa balikat niya, babalik siya sa bahay niya, sasabihin niya sa mga kasama niya, "Let's rejoice kasi nakita ko may itong nawawalang tupa." Pati ang heaven, ang kalangitan ay nagbubunyi. Maaaring ngayon, makakatanggap tayo ng mga chocolates, mga flowers, mga regalo. Pero ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon, eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa unconditional love na binibigay mo sa atin. Napaka-selfless mo, Panginoon. Salamat po sa reckless love. Awitin na natin ang ating mapagmahal na Panginoon. Hallelujah!
reminded us of Luke chapter 15. Kung paano iniwan ng Panginoon, He left the 99 to find the one that is lost. Sino rito nakaranas ka ng ganun? Na yung ang dami mong pagre-reject kay Lord, pero ang Panginoon patuloy kanyang hinahanap, patuloy kanyang pinaglalaban. Meron pa rito nakaranas ng ganung pag-ibig ng Lord. Meron pa rito na, Lord, salamat kasi kahit nireject kita ng maraming beses, yung mga nag-i-invite sa akin, Lord, tinatawanan ko, pero Lord, salamat kasi hindi mo ako sinubukan. Meron pa rito ganun. Meron pa magpupuri sa Panginoon. Bumaba siya dito para iligtas ka. Ganun tayo kahalaga sa Diyos. Ganun tayo ka-importante sa Panginoon. Kaya sa pagpunta natin dito, let us sing of the love of God. Let us sing how God's love is so good to us. Let us sing how God is so great and faithful na kahit ilang beses natin siyang pagtaboyan, patuloy ang kanyang pag-ibig na nanatili magpakailanman. Amen. Isang beses pa, palakpakan natin ang Diyos. Kung ikaw ay nagpapasalamat, yung palakpak ng pasasalamat na hindi mo na bubuhan na hindihan mo na naligaw ka pero hinahanap ka na lumayo ka pero nanagpuan ka na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's see this. There's no shadow. Come on. There's no shadow in your life. Mountain you won't climb up. Yes, Lord. That's us, Lord. Kami po yun. There's no wall we won't kick down. Light me, thank you, Jesus. God, thank you, Jesus. Natagpuan mo ka. Thank you, Lord. There's no shadow we won't hide up. Mountain we won't climb up. God, I want you to praise the name of Jesus. There's no wall we won't kick down.
because when I clap my hands, when I close my eyes, kapag pumapalakpak ako, nakapikit ako, iniisip ko kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Meron pang ginawang kabutihan ng Diyos that He deserves your clap. Meron pang kabutihan ng Diyos that He deserves our shout. Na hindi mo yung mga kaya. Woohoo! Amen. We welcome you to church. You are in church. Amen. Yes. This is the house of the Lord. We enter His gates with thanksgiving. May dala tayo pasasalamat. And we enter His courts with praise. That's why we all do that. Eh, sa beses pa, palapala na ng Panginoon. Thank you sa ating praise and worship. That's great, God. And as we celebrate the loved one, in 1 John chapter 4, verse 21, listen, brothers and sisters, and He gave us this command. Anyone who loves God must also love his brothers and sisters. Gusto mong makita, gusto mong marinig ang mga nagmamahal sa ating Panginoon na sumigaw ng malakas na Amen! Thank you, Lord! And come on, brothers and sisters, let's show and share the love of God for each other. Why don't we go out and greet one another? Kamusta ka? Even online, kaya nito ay new blessing. At kung ikaw naman ay na-invite, napit-pit dito, kaya napunta tayo, papalunch kita after ng service. Ayan, welcome ka dito. Ayan ang Sister Isabel. Ayan, salamat sa ating Panginoon. At this is the first Sunday of the month of February. And we declare nga, di ba, this is the month of persistence. Alam niyo mga brothers and sisters, last Friday, dinedicate natin kay Lord ang napakagandang lugar na to. Tingin tayo sa paligid. Lalo bang pinapaganda ni Lord yung kanyang puok sa bahan. Glory to God, panapakalaman natin si Lord. Alito nga tayo sa Pinuel. Ayan, events place. Alam nyo ba, glory to God ha, kasi persistence dun sa Pinuel kasi, and derived kasi dun sa bakit Pinuel, kasi during the time of Jacob, dun nakikipagpuno siya kay Lord in Genesis chapter 32, verse 32, makikita niyo dun, habang nakikipagpuno si Jacob, Lord, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibless. Kaya alam nga tinawag ni Jacob na lugar yung Penuel. Kasi doon siya binless ni Lord. Nandun yung persistence na, Lord, hindi ko ang kulit ni Jacob. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako binibless. Kaya naniniwala ako sa lahat na may imbitahan natin, sa pamilya natin, ikaw kapatid, hindi tayo alis dito hanggat hindi tayo nakakatanggap ng mga pagpapala, spiritual, lahat ng era ng buhay natin, pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And tawagin na natin again. Marami tayong mga activities, mga events this coming February nga as we celebrate Love Month. At sa mga susunod pa, sasabihin na lang sa atin ang ating pastor. At tawagin natin Brother Jamie para sa ating giving. Thank you, Lord. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen ba yan, mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah. Kapag pumasok at umakit ako dito, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi sobrang kinakabahan ako ngayon. Pero thank you, Lord, kasi this is the month of persistence. Ayan, mga kapatid, ako nga pala ulit si Brother Jamie.
At batiin muna natin ang ating mga online viewers. Salamat sa Panginoon at kung bago ka kalaban sa ating online Sunday service, yan, salamat sa Panginoon, itay mo dyan, new blessing. At yan, salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa niya ngayong linggo sa buhay ko. At salamat sa Panginoon at gustong-gusto kong i-share sa inyo. Kasi nga, noong Thursday, eh, nag-birthday po. Yan, ang inyong kapatid. Yan, salamat sa Panginoon. Sobrang naranasan ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. At thank you, Lord, kasi sa mga magulang ko, sa asawa ko, yan, thank you. At sa mga panalangin niyo, mga kapatid, sobrang laking tulong po niyan. At sabi ko, Lord, ano, kumbaga, salamat kasi may kapayapaan. Kasi yun nga, yung mga anak ko nasa NAI, tapos sila mama nandyan, hindi sila makapunta ng Thursday, ng February. At kasi in-advance na nila. Sabi ko, medyo malungkot sa part ko. Kasi sabi ko, Lord, iba pa rin kasi pag-birthday mo talaga. Yung kumbaga, may kasama nga. Sabi ko, Lord, magbiyahin na lang ako. Pero sabi ko, Lord, pinag-pray ko pa rin. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi mo hahayaan na bumiyahin ako. Gusto ko na nandito lang ako sa bahay kasama yung family ko. Okay na ako. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, I mean, itawagan mo muna siya na si Mama Mea. Kasi may babaundary ako nun eh. Kumbaga, February 1, magbabayad ako kung di ako bumiyahe. Thank you, Lord, kasi kinausap niya, sabi ni Mama, sige, wag ka lang bumiyahe. Yung pala sabi ko, hindi ako mag-aabono ng boundary. Kaya glory to God, kahit na walang handa sa bahay, eh nakita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Sobrang naiiyak ako dun sa mga partner. At thank you, Lord, din kay Pastor. Kasi tinawagan niya ako nung umaga, pinag-pray niya ako. Sabi ko, Lord, hindi lang pala sa mga material na bagay nakikita yung pagbabalat, kundi sa mga bahagi niya nasa paligid. Yung kumbaga, sa pagpe-pray na mga kapatid, sobrang laking tulong. Tsaka yung mga pagbati niyo sa Facebook, kahit gabing-gabi na, happy birthday bro, happy birthday. Talagang sobrang na-appreciate ko yun at salamat po sa inyong mga buhay. At salamat din sa Panginoon kasi pinapaalala niya sa atin yung kanyang salita sa Haggai chapter 2. Yan, mababasa natin. Haggai chapter 2, verse 6 to 7. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Hallelujah. At dito mga kapatid, nagkaroon po kasi ng isang problema. Katulad ko noon, nagkaroon siya ng problema yung mga Israelita kasi inuna po nila yung kanilang mga sariling bahay. Kung mababasa natin yan sa chapter 1 ng Haggai, sabi dito, sinabi ni Lord sa kanila na makapangyarihan, sinasabi ng mga tao na ito, hindi pa napapanahon upang itayo muli ang templo. Dahil dito sa pamagitan ni Propeta Haggai, eh, sabi dito ni Lord, tama ba na nanihirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Ngunit, wasak na wasak ang kanyang templo. Kumbaga, pinapakita dito ng Panginoon na dapat i-priority natin siya. Diba? Parang sa pag-ibig yan eh. Dahil ngayong month ng Feb, diba? Happy Hearts Day, mga kapatid sa inyo. Bagihin nyo muna yung mga katuloy, Happy Hearts Day. Yan, yung mga kalalakihan. Taas natin yung mga kamay ng mga kalalakihan. Yan. Medyo busy na yan ngayon. Bakit? Kasi priority niya yung partner niya na paghandaan. Diba? Naghahandayan ng mga letters. Diba? Naghahandayan ng kung ano kaya ireregalo ko para matuwa naman siya. Kaso, ang problema, walang budget. Yan. Ipag-pray natin na ngayon, Lord. Ha? At salamat sa Panginoon kasi dito, nakikita ng Diyos yung ginagawa ng mga Israelita na hindi nila inuuna ang Diyos. Pero salamat dahil nagpadala siya ng propeta na si Haggai para ipaalala sa kanila na ito yung gagawin ko sa inyo, unahin niyo ako. Si Lord kasi, sabi, minsan kasi sa isip natin kapag hindi tayo nakakapagbigay sa Lord, Lord, paano ba ako magbibigay? Paano ko ba uumpisahan? Ito sabi ng Lord, yayanigin niya na hindi na magtatagal, papadalan ka na niya ng pagpapala. Gusto mo ba yung pagpapala, kapatid? Amen. Lahat tayo gusto yan. At gusto natin na magamit tayo sa Panginoon. Sabi dito, yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Yung iba nga dito, talagang yung sa ibang bansa, kumbaga, sa Pilipinas nagtatrabaho pero sumasahod galing ibang bansa. Yung iba may mga remittance, yung iba talagang sustentado, di ba, sa ibang bansa. Ganun yung gagawin ng Diyos. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan. Sapagkat ang lahat ng pigat at ginto sa buong daigdig ay kanino daw? Sa Lord. Kanya ang bukong daigdig. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda. Alam nyo, nakakatuwa mga kapatid. Dahil dito,
sa church natin, ano ba yung pagpasok pa lang natin dito noon, di ba? Nag-umpisa tayo, walang-wala, okay lang, electric fan lahat, masaya lang tayo, tama? Pero ngayon, pagpapasok tayo, may dalang jacket, di ba? Talagang nararamdaman mo yung lamin, kasi bakit? Si Lord mismo yung kumikilos, at alam niya, may magandang balita din ang Diyos sa atin. Dahil sa Andrea, di ba, kala natin huminto na tayo dito, kala natin okay na eh, may aircon nga, wala na tayong gagastos si Brother JB, renta na lang. Mga kapatid, inumpisahan ulit ng Diyos yung pagpapagawa sa Andrea. Kaya doon natin ibibigay yung mga bangon natin, yung mga pledges natin. Kaya we encourage everyone na patuloy tayong magpagamit sa Diyos. Kasi kapag tayo ginagamit ng Diyos, patuloy niya tayong pagpapalain. Gusto niyo bang tumari ang pagpapala sa buhay niyo? Anong dapat natin gawin? I-priority natin si Lord ngayong umaga. Kaya mga kapatid, itaas na po natin ang ating mga ikapo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Ang maraming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa puso na laging handa kang unahin, Panginoon. Salamat sa mga salita na aming natanggap ngayong umaga, Panginoon. Ipapadala mo ang kayamanan ng ibang bansa dito sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil gagamitin mo kami bilang daluyan ng pagpapala sa pagpapagamit sa iyong templo, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang magbigay ng promotion sa aking mga kapatid, salary increase sa mga nagde-negosyo, Panginoon, divine intervention, Panginoon, divine connection, Panginoon, big time client in the name of Jesus. Kaya-kaya mong ibigay ang Panginoon yung isang buwang kita nila, Panginoon, kaya mo ng isang araw lang, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil kayong palang mararanasan na namin ang pagpapala sa iyo. Panginoon, salamat dahil this is the month of persistence, Lord. Magiging matyaga kami sa aming pananampalataya. Magiging matyaga kami, Panginoon, sa pagbibigay. At patuloy kaming magtatanim sa iyong simbahan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Itinataas namin ang lahat ng ito po. Lahat ng mga operation bangon, mga pledges, Panginoon, mga seeds in the name of Jesus. Sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. The Gatekeeper Ministry, the frontliners of the church, representing the first point of contact for members, visitors, and new invites. Trained properly with positive attitude to welcome everyone with a smile, which is essential for them to keep coming back. Mission to serve and demonstrate God's commission to promote an atmosphere necessary for the congregation during service. Amen. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyong buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. Yan, sabi sa Galatia 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susubo. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Sa Psalm chapter 100 verse 5, for the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Amen. Okay. Psalms 117. 1-2. Praise the Lord, all your nations. Praise Him, all your people of the earth. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Amen.